Siguradong lahat ay sabik ng salubungin ng bagong taon, kaya naman ang mga otoridad patuloy ang pagpapaalala kung paano po maipagdiriwang ng ligtas ang New Year. May news to go si Oscar Oida. Ilang oras na lang ang nalalabi bago ang pagsalubong sa 2013. At tulad ng managdaang taon, marami pa rin nagpapaputok sa kabila ng panganib na dala nito. Taong 2011, nang masawi ang isang 6-taong gulang na bata sa Bulacan matapos sumabog ang mga biniling paputok, nagtamo naman ng first to third degree burns ang ama niyang si Noli Silva na siyang may-ari ng mga paputok. Sumabog ang mga ito matapos mainitan ang tambutso ng tricycle. Kaya paalala ng BFP, maging maingat sa pagbiyahe at pag-handle sa mga paputok. Huwag ilagay ang mga ito sa mainit na bahagi ng sasakyan. Huwag ding uminom at manigarilyo kung magmamaneho ng sasakyan. Magdala ng fire extinguisher. Ilayo rin ang mga paputok sa anumang maaring magbainit sa mga ito. Siguruhin selyado ang mitsa ng mga paputok. Basta nakasil maigi, no? Nakabalot maigi. Ha? Hawak niya yan. Nakailangan nakalaki sa kaon. Iwasang maipit yan, maiwasang madaganan. Iwasan natin magkaroon ng friction. Kasi ang isang bagay na fireworks na naipit, gumalaw, nagkaroon ng friction, mag-i-ignite, mag-aapoy. Maigpit ding ipinagbabawal ang pagsusunog ng gulong. Mismong si Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singston na ang nanawagan laban sa pagsusunog ng gulong sa kalye at iba pang pampublikong lugar. Bukod daw sa nilalaso nito ang hangin, nakasisira rin daw ito sa infrastruktura. Nanawagan rin ng BFP na iwasang magpalipad ng sky lantern sa Metro Manila. Hindi raw ito angkop sa sikip ng syudad. Posible pang pagmulan ng sunog. Oscar Oida, GMA News.